Normal na sa tao na tayo ay daratnan ng mga pagsubok mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagkabigo, mga pighati, pagod, puyat, pagkalugi ng ating mga negosyo, at iba't iba pang mga pagsubok na sa pamagitan nito ay nalalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin ang makatotohanan sa ating pananampalataya. Mga pagsubok na pinadadaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang mga pamamaraan na marapat nating mapagtagumpayan. Mga pagsubok na kung titingnan natin ay meron tayong kanya-kanyang iba't ibang mga pamamaraan kung paano tayong sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bawat isa sa atin, Musliman o hindi Muslim, ay naghahanap ng solusyon sa mga ito. O kaya ay naghahanap ng masasabi nating kapanatagan o kapayapaan sa gitna ng lahat ng mga pagsubok na ito. Ang mga Muslim, alhamdulillah, ay nagiging madali para sa atin ang humanap ng kapanatagan sa gitna ng iba't ibang mga pagsubok na meron dito sa dunya. Ang mga hindi nanampalataya naman sa kabilang dako, dahil sila ay wala sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay humahanap sila ng iba't ibang mga pamamaraan upang sila ay mapanatag sa pamagitan ng mga bisyo, katulad ng pag-inom ng alak, pagsusugal, at iba't iba pang mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero para sa ating mga Muslim, simple lamang ang paraan upang tayo ay makakita ng kapanatagan at pagiging panatag sa mundong ito, sa gitna ng lahat ng mga problema na maaring hinaharap natin sa bawat pagkakataon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ala bidhikrillahi tatma'innul kulub." Na tunay na sa pamagitan ng pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay makakatagpo ang mga puso ng kapanatagan. Nang pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung makikita natin, palagi natin itong ginagawa. Tuwi nang tayo ay matatapos na magsala, sinasambit natin ang Subhanallah, luwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, si Allah ay dakila. At sa bawat pagkakataon, maaring nasasabi ng Muslim ang La ilaha illallah tuwi nang siya ay natutuwa. At gayon din ang iba pang mga kataga katulad ng Allahu Akbar at iba pang mga magagandang pananalita ng pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na minsan, iniisip natin na ito ay mga nakagawian na lamang natin. Subalit ang bawat isa sa mga salita na ito, liban pa sa meron itong taglay na gantimpala, sa bawat pagsambit natin dito, ito ay nagdudulot sa ating mga puso ng kapanatagan dito sa mundo. Nagkakaroon tayo ng kapanatagan sa pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil nalalaman natin sa bawat pagsambit natin ng adhkar o ng mga zikir ay inaalala natin na si Allah subhanahu wa ta'ala siya ang nag-iisang may control sa lahat ng bagay. Na siya ang nag-iisang tagapamahala sa kanyang mga nilikha. Siya ang nag-iisang tagapagtustos ng kanyang mga biyaya. At siya ang nagtatakda sa anumang kaganapan sa buhay natin, maganda man ito o masama sa ating pananaw. Nakikita man natin ang mga ito bilang biyaya o bilang pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagiging panatag ng ating mga puso sa pamagitan ng pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay maaari nating magawa sa pamagitan ng simpleng pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng nabanggit natin. Subalit, marami pang ibang paraan na sa pamagitan nito inaalala natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bawat pagsunod natin sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit mga simpleng sunna, halimbawa niya na yung pagsisimula natin ng mga mabubuting bagay sa pagsasambit ng Bismillah o ang pagsisimula natin sa ating mga gawain sa pamagitan ng kanang bahagi ng ating katawan para sa mga magagandang gawain, halimbawa
pagsusuot ng tsinelas o ng sapatos na magsimula tayo sa kanang paa at ang pagsisimula ng ating pagbibihis sa pamamagitan ng ating kanang mga bahagi ng katawan. At kung tayo naman ay papasok sa palikuran, ay una nating inahakbang ang ating kaliwang paa nang merong pagsambit ng dua ng pagpapakupkok kay Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa mga satanas na isinumpa. At marahil, isa sa mga pinakamahalagang pag-aalaala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pagbasa natin higit sa lahat sa salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Quran. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Na tunay na ang Quran na ito ay naggagabay tungo sa pinaka matuwid. Anong katuwiran ang matatagpuan natin sa Quran? Katuwiran sa lahat ng bagay. Pagiging matuwid sa ating paniniwala, pagiging matuwid sa ating pananalita, at pagiging matuwid sa ating mga pagkilos. Na kung tayo man ay nasa problema o nasa gitna ng isang pagsubok, ang Quran ang pinakamatuwid na payo at gabay para sa atin nang sa gayon tayo ay magtagumpay sa anumang ating dinaranas na pagsubok sa mundo ito.